Everyone, good morning mga kasari. Welcome back again to my YouTube channel. It's me, Shami Javier. Today is Tuesday at ayan, December 14, 2021. Ilang days na lang mga kasari ay magpapasko na. So, handa na ba ang inyong mga sari-sari store ngayong magpapasko? Kasi yung store ko hindi pa masyado. Ngayon guys, ay meron tayong mga dadating na delivery, which is yung ahente natin ng itlog, ahente natin ng mantika, at kung ano-ano pang paninda. So, ngayon guys, i-update ko kayo kapag dumating na yung aking mga delivery. I-haul and pricing ko sa inyo kung may pagbabago ba sa presyo ng itlog, ng mantika, at kung ano-ano pa. So, ayun guys, keep on watching! A few moments later. So, ayan po mga kasari, kakarating lang po at kakaalis lang noong aking ahente ng itlog. So, dalawang tray lang po yung kinuha ko sa kanila mga kasari. And then, itong isang tray ay tira lang nung binili ko sa palengke nung isang araw yata yon. And update ko sa inyo sa medium size na itlog sa ahente ko, hindi pa rin po nagtataas. 150 pesos pa din po ang isang tray. So, 300 pesos po yung aking pinagbayaran kasi po dalawa pong tray yung aking kinuha. Ang bentahan po mga kasari dito sa aking tindahan ng itlog ay 3.20 pa rin mga kasari. Hindi ako nagtataas. Siguro kapag tumaas yung baba sa akin ng ahente ko ay gagawin ko na siyang 7 pesos ang isa. So, wala ng discount na piso. Pero sa ngayon ay 3.20 pa rin mga kasari yung aking bentahan ng itlog. So, siguro magtataka kayo bakit kaunti lang ako kung kumuha sa ahente ko. Kasi guys, ayokong maistakan ng itlog. Gusto ko ay sakto lang pag dating nila. At kung magkukulang man, lumalarga agad ako sa palengke para bumili ng itlog. Tulad nito guys, sa palengke ko to binili kasi alam ko hindi aabot ngayong Martes yung natira kong itlog nung nakaraan. Kaya bumili ako ng isang tray sa palengke. At may bawas na to mga kasari. Hindi yan puno hanggang dulo. So ayun lang guys yung update ko sa inyo sa itlog. Yung second delivery na lang yung ating hinihintay, which is yung kinukuhanan ko ng mantika. So yun na lang guys yung ating hihintayin ngayon. And then guys, naglalaba pala ako. Ayan, update ko sa inyo. Naglalaba ang ate nyo. Ayan. So wala pa akong naisasampay. Tapos na yun din na dryer ko. Kaya mga kasari, ay stay tuned lang kayo. Hintayin natin yung delivery natin ng mantika. So, eto na po mga kasari yung ating second delivery. Dumating na po yung ahente natin ng mantika. And yan lang po yung aking kinuha ngayon sa kanila. Worth 1,597 na po yan lahat-lahat. So, isa-isahin pa rin po natin para ma-update kayo sa presyo dito sa aming lugar. Again, kumuha ko guys ng 25 kilos na tama raw sinandoming. Ayan gani. 1,050 ang presyo niyan. Yan yung nagpamahal kaya 1,597 yung aking pinagbayaran. And then guys, ihuhuli ko na lang guys yung mantika. Next is kumuha ako ng 2 kilong wash. Ang isang kilo sa kanila is 46 pesos. Binebenta ko ang kada 1 port ko ng 16 pesos mga kasari. So, noon pa man, 16 pesos na ang aking bentahan nito. So, kahit nagmahal siya, same pa rin na 16 pesos yung aking bentahan kasi may tubo na rin naman doon. Ayan guys, tagwa 1/4 na siya, 2 kilo lang. And then next guys, wala silang masyadong pa toys. Ayan, ito lang yung nakuha ko kasi yung mga pinakita nila is hindi siya mabenta. Na-try ko na lahat yon. Kaya ito yung napili ko. Ito kasi yung medyo mabenta sa bata. Ito ay King Joy. Ayan, yung parang itlog na may laman sa loob. Ang bentahan nito guys ay 5 pesos. Nabili ko siya ng 125 ang isang box na ganito. And then next, nag-o-order sana ako guys ng How How na chocolate. Tag-isa sila nitong milk. Kaso hindi daw available yung chocolate. Kaya isang milk na lang yung aking kinuha. Isang balot na lang guys. So 30 pesos sa kanila. May tubo tayo na 10 pesos sa isang balot ng How How. Mabenta to sa akin guys. Kaya
lagi akong kumukuha sa kanila ng ganito weekly or kahapon nakapamili ako sa palengke ng Hauhau. Next is itong last, yung ating update sa presyo ng mantika. So wala naman guys pagbabago sa presyo ng mantika. Hindi naman siya nagtaas ulit. Nung nakaraan pa 'di ba nagbaba ng 10 pesos. So ngayon guys is ganun pa rin, 300 pesos pa rin ang isang dosena na labo bawas na mantika. So ang bentahan ko pa rin ito guys kasi pumapatak siya ng 25 pesos. 30 pesos pa rin ang aking bentahan. Kapag bumaba, magbababa din ako guys ng presyo kasi kawawa naman si Tomer, nagre-reklamo na sa mantika. So, ayun. Kapag bumaba, magbababa din tayo ng presyo. So, yan lang mga kasari yung kinuha ko sa aking ahente. Ayan. Naubos yung laman ng wallet natin. Konti na lang yung natira. And bukas, may dadating ulit na delivery which is yung sa ahente natin ng soft drinks and then yung delivery ng Berasa, yung mga Unilever products. So, sana marami tayong benta today para may pambayad tayo sa delivery tomorrow. Ayun guys, thank you so much for watching. Sana nagustuhan nyo pa rin itong aking video kahit maikli lang. At kung nagustuhan nyo po, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. At pakihit na rin po ang notification bell para always po kayong updated sa susunod ko pang video. Bye guys! Keep safe everyone! Bye!